What's up, awesome people? So, kamusta na kayo, guys? So, it's been a while nung gumawa ko ng video last time about sa experience namin dun sa Enchanted Kingdom. So, kung ako tatanungin nyo, kamusta ako? So, ang daming nangyaring kamalasan lately. So, expect na magbabago yung mga quality ng videos ko ngayon. Kasi nagpalit tayo ng phone. Kasi tuluyan na maalam yung iPhone ko. Nasira na talaga siya. Buti, napalitan na siya agad. So, bumili tayo ng Redmi 7. So, gagawa natin siya ng review, game test, and camera test. So, bakit nga ba Xiaomi agad yung naisip ko? Kasi Xiaomi is one of the cheapest gaming phone sa Philippines ngayon. Kasama siya sa top 10 most cheapest quality gaming phone. And then so binili ko nga itong Redmi 7 na talaga na-capture yung attention ko kasi ang laki ng screen niya. And ano bang specs nito? Hindi ko na hindi ako makakagawa kasi ng unboxing video nito kasi nagfi-film na ako ngayon sa kanya. I'm using already the cellphone. Camera niya to mismo, tong pinambablog ko ngayon. And 3 days na siya sa akin, 3 days old. So sana tumagal. So ito yung niya, yung specs. So, meron siyang 6.26 inches HD full screen display 3D curved back cover. So, sobrang laki ng screen niya, sagad talaga siya. Tapos meron siyang Qualcomm Snapdragon 632 14nm octa-core up to 1.8 GHz. Kung hindi tayo masyadong techie, wala tayong masyadong alam sa mga technicals, sa mga phones. Pero sa pagkakaalam ko, ito sa Snapdragon, yung hindi siya mabilis uminit kapag naglalaro tayo. So isa pa sa pinaka makatawag pansin dito sa phone na to is yung large capacity ng battery niya, which is 4,000 mAh. Ang tagal niyang mag-glow at talaga high capacity battery. At itong camera niya is 12 megapixel plus 2 megapixel yung rear camera. Dual camera siya yung nasa likod, yung main camera. And then yung front camera niya, yung selfie camera, is 8 megapixel. So, yun. So, without further ado, please watch my game test and camera test. So if you will ask me if I will rate the Redmi 7 from
from the scale of 1 to 10, I will give it 8.5. Kasi yung camera niya is hindi ganun, hindi siya ganun kasing ganda ng iOS na nakasanayan ko. Pero all in all, okay naman siya, okay na siya. Hindi ko kasi masasabi na ano, you will get what you pay for. Masasabi ko na you will get more than what you pay for. Kasi for as low as 6,490. Depende din kasi sa pangailangan mo eh, kung paano ka tumingin ng specs ng phones. Para sa akin naman na ano, na-satisfy naman ako dun sa mga sa specs at kayang gawin itong cellphone. And disclaimer lang, hindi ito paid video. So, baka naman. Charot. Hindi siya sponsored. And ginawa ko lang siya para magbigay ako ng opinion dito sa Redmi 7. And if I will recommend this to others, yes, I will recommend Redmi 7. Kung gusto nyo rin bumili at nagbabalak kayo, and then pinanood nyo tong video na to para makita kung maganda ba talaga yung cellphone. Oo, okay naman siya. Kasi ano eh, pag ako tumitingin ng phone, bago ko kasi ito bilhin, nag-canvas ako sa iba-iba. Lalo na dun sa mga leading brand talaga ngayon. Yung kasing price nito nasa 6.5 din. Yung RAM niya is 2GB RAM lang. So, it's not good for gaming. Tsaka, I will expect na malag yung mga ganun. So, sa price nito, yung laki ng screen, tsaka yung laki ng memory. 3GB RAM, tapos may Snapdragon na siya. Tapos HD na yung screen niya. So, okay na din. Sulit na. So, yun guys. Iba nga hindi ganun masyadong kaganda yung camera ng Redmi 7. So, nagawa natin siya ng paraan. So, paano? Nag-download tayo ng mga applications, camera applications to improve our shots, pictures, and filming. So, actually, right now, gamit ko na yung application na yun. So, I will do another video about it. So, stay tuned. So, yun lang. My video will end here. And I hope you subscribe. Bye!